Magandang umaga po. Walang sistema sa pagtanggap at pamamahagi ng mga donasyon para sa mga biktima ng bagyong Yolanda noon ayon sa Commission on Audit. Kaya makalipas ang mahigit 4 na buwan, hirap sila mag-audit nito. Iginiit ng DSWD na naayos ang sistema kalaunan. Pero si Senador Cheese Escudero, pinasisili pa rin ang mga pribadong organisasyon na nag-donate para sa mga nasalanta. May news to go si Salima Refan. Di lang ang dilubyong hatid ng Super Typhoon Yolanda ang naging pasakit ng maraming Pilipino sa Kabisayaan. Dahil napilay ang mga infrastruktura at kabuhayan ng mga binagyo, maraming naging desperado para sa mga pangunahing pangangailangan. At kahit nang dumagsan na mga donasyon, inabot pa rin ng siyam-siyam bago ito nakarating sa mga residente, lalo na sa malalayong lugar. Maraming ang di na ihatid pa, kaya nabulok at tinapo na lang. Sabi ng Commission on Audit, dahil daw sa kawalang sistema sa mga donasyon, hirap silang ma-audit ang mga ito. May mga donasyon kasing dumiretso sa mga biktima o kaya'y dumaan sa DSWD, NDRRMC at Red Cross. Ang iba namang foreign aid na makikita sa Faith o Foreign Aid Transparency Hub ng pamahalaan, pledges o pangako pa lang. In-guide naman ang iba na mahirap lagyan ng monetary value. Kaya inuna nilang organisasyon at proseso ng disaster response. There was really no one, you did not see that, calling the shots or doing some kind of a coherent coordination. Even the local government units who are already on the ground, because we had a lot of things going around po, they didn't even know also exactly who helped them and what help they got. It was that crazy on the field. Aminado man si DSWD Secretary Dinky Soliman na magulo ang sistema noong una, naayos naman daw ito kalaunan. Kaya nga nagtayo kami kaagad ng one-stop shop para ma-monitor at mailabas lahat. Kasi we were getting complaints, lalo na sa Cebu nung first week, na matagal yung release. Nabibinbin yung mga what about those? Pero si Senate Finance Committee Chair Cheese Escudero, pinasisilip na mga donasyong dumaan sa mga pribadong organisasyon. Pinasusumitin niya rin ng DSWD ng listahan ng mga organisasyong nag-donate para sa mga biktima ng mga nagdaang bagyo bukod pa sa Yolanda. This is to a larger scale. And I consider it a bigger crime if they use Yolanda and the victims of Yolanda to simply enrich themselves. Balak ng Senado na amyendahan ang batas sa sumasaklaw sa DSWD sa ngalan nga ng disaster response. Sa ngayon kasi nasa 1,000 pesos lamang ang parusa sa mga hindi nagpaparehistro at hindi nagre-report sa DSWD kung magkano at kung paano ginamit ang pondong kanilang naliko. Masabigat na parusang hangad ng Senado para masigurong napupunta sa mga nasalanta ang tulong na nararapat sa kanila. Salima Refran, GMA News.